Ang pagpasok sa isang long-term relationship ay hindi lang yan tungkol sa kung gaano kayo ka-in-love sa isa't isa nung una kayong nagkita o kung gaano ka na-attract sa taong pinili mo. Dahil it takes more than that, kapatid. Kaya kung naghahanap ka ng someone na makakasama mo through ups and downs ng buhay, kailangan yung taong mapipili mo ay talagang taong hinahanap mo. Kasi baka nandiyan na yan sa paligid mo at hindi mo lang napapansin. Para sa'yo ang topic natin ngayon. Kaya huwag na natin patagalin pa at tara, pag-usapan na natin yan, kapatid. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at ito ang 7 qualities ng mga kababaihan na perfect para sa aming mga kalalakihan. Kaya kung bago pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang una-una sa listahan na ugali o qualities ng mga kababaihan na perfect para sa aming mga kalalakihan ay yung mga babaeng madaling pakisamahan. Alam niyo ba yung mga babaeng napakasimple at sobrang daling pakisamahan? Yung tipong hindi niya pinapabayaan yung sarili niya at alam mo na kakayanin mong ibigay lahat ng gugustuhin niya dahil hindi naman siya high maintenance. Kapag nakahanap ka na ng ganitong qualities ng kababaihan, kapatid, kung nakilala mo na siya, wag na wag mo na siyang pakakawalan, kapatid, dahil napakahirap nang makahanap ng ganyang uri ng babae. Yung babaeng tipong sobrang low maintenance pero kayang makipagsabayan sa iba. Yung more on quality over quantity siya. Kasi sigurado ko na kaya kanya pinili dahil meron siyang nakitang quality mo na hindi niya mahanap sa iba. At siguradong hindi kanya lolokohin dahil she is into quality more than quantity. Kaya kung mga matagalang relasyon ang hanap mo o yung mga wifey material, kumbaga, look for this kind of woman. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is yung mga babaeng sobrang bait at sobrang maalaga. Yung mga babaeng may ganitong qualities, yan yung mga babaeng hindi mo na dapat pag-isipan pa ng 2 beses kung pakakasalan mo ba sila o hindi. Kung maaari nga, kapatid, ay pakasalan mo na kagad siya o ayain mo na kagad siyang magpakasal. Dahil hindi mo lang mararamdaman na jackpot ka sa kanya everyday. Mararamdaman mo pa yung pinapangarap ng bawat kalalakihan dito sa mundo. Yung halos lahat ng mga lalaki talagang gustong maramdaman nowadays. Yung pamilya na masarap uwian. Yung tao na mafe-feel mo na comfort ka kasi masarap siyang alalahanin at masarap siyang kasama. Kaya kung may nakilala ka ng babae na may ganitong qualities, kapatid, nako, huwag mo nang pakawalan yan dahil pagsisisihan mo ng gusto kapag nakuha siya ng iba sa'yo. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is mga babaeng may pangarap na gustong maabot. Alam mo yung babaeng nakilala mo nung wala ka pa? Yung babaeng nagbigay sa'yo ng importansya at hindi dahil sa merong kang naabot o merong kang pera. Kapatid, yan yung mga babaeng dapat mong pinapakasalan. Bakit? Kasi bukod sa hindi mahalaga para sa kanya yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na naabot mo, eh siguradong meron niyang sariling pangarap. At yung pangarap na yon, kapatid, ay hindi mo matutumbasan ng kahit anumang luho o pera dito sa mundo. Bukod pa doon, kapatid, kapag nakasama mo siya at naisama ka niya sa pangarap na meron siya, mas mararamdaman mo yung fulfillment ng buhay na halos lahat ng mga kalalakihan ay hinahanap. Kaya naman, kapatid, kung nakakilala ka na ng babae na merong pangarap sa buhay, sigurado ako na kapag naabot niya na yon, mas mararamdaman mo rin kung gaano ka kaswerte na nakilala mo siya dahil sigurado ako na pati ikaw, mabuboost ng mentality niya na gumawa ng plano at abutin din ang pangarap mo. Okay, proceed tayo sa ika-apat, which is yung babaeng may tiwala at paniniwala sa sarili. Mas masarap kasi talagang makasama yung babaeng hindi niya dinadown yung sarili niya. Bagkus, nakakahanap ng paraan para maniwala at magtiwala sa sarili niyang kakayanan. Kesa yung taong sasamahan ka na maging tamad o negative araw-araw. Kasi kapatid, kapag ka nakakilala ka ng babae, mataas yung confidence o paniniwala sa sarili. Sigurado ko na pati ikaw madadamay dyan. Pati ikaw, ma-adapt mo yung mentality niya at yung attitude niya. At naniniwala ako, kapatid, na kapag pareho kayo na merong confidence o mataas ang confidence level niyong dalawa sa relasyon na meron kayo, sigurado ko na mas marami kayong mararating at maaabot sa buhay ng magkasama. Okay? Proceed tayo sa ikalima,
which is yung babaeng kayang maging independent. Hindi naman natin maiiwasan na meron tayong pangarap na pansarili, yung gusto nating ma-achieve on our own. Kasi yun yung bagay na magbibigay sa atin ng inspirasyon to move forward, to be more everyday, and to give our best everyday. Yan din kasi yung bagay na kahit iwanan tayo ng mga tao sa paligid natin, ay magiging rason natin para tumayo at lumaban pa sa buhay. Kaya naman yung mga babaeng may ganitong kakayanan na kaya nilang maging independent o tumayo sa sarili nilang mga paa, even if wala ka na o nandiyan ka pa sa buhay nila. Yan yung mga babaeng masarap pakasalan dahil sobrang mararamdaman mo na sigurado ka sa napili mong tao at sigurado din ako na magiging masaya at matatagang relasyon na bubuin yung dalawa at syempre, yung pamilyang gusto nyong magkaroon. Lahat yang yan ay magiging fulfilling kapag nakakilala ka ng ganyang uri ng babae. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is yung babaeng kaya niyang i-handle ang sarili niyang emosyon. Yung mga babaeng kahit sobra na yung emosyon na nararamdaman nila, eh kaya pa rin nilang i-handle o kaya pa rin nilang ipagtimpi para lang magkaroon ng clarity ang mga bagay bago sila mag-burst out, bago nila ilabas yung totoong nararamdaman nila. Yan yung mga babaeng hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin at nananatiling kalmado even if malaki o mahirap na yung problemang dumarating sa buhay. Yan kapatid ang quality ng babae o type ng babae na halos lahat ng kalalakihan ay hinahanap. At syempre, yan din yung kapatid ang babaeng dapat mo nang pakasalan kapag nakilala mo. Dahil hindi lahat ng babae ay kayang i-handle ang sarili nilang emosyon. At sigurado ko na napakaswerte mo kapag nakakilala ka ng babaeng marunong magtimpe, marunong mag-handle ng sarili niyang emosyon. Dahil mas maiiwasan nyo yung madalas na hindi pagkakaintindihan dahil laging merong handang makinig sa bawat diskusyon na mangyayari sa relasyon nyo. In that case, mas magkakaroon ng clarity ang lahat ng pag-uusap na mangyayari sa relasyon niyo. Kasi yan yung type ng babae na maghahanap muna ng kasagutan bago siya gagawa ng sarili niyang hakbang. Kaya kapatid, huwag na huwag mo na siyang pakakawalan. Okay? Proceed tayo sa ikapito, which is yung babaeng ramdam at kitang-kita mo na na mahal ka niya at mahalaga ka. Kapatid, kung yung anim na bagay na nabanggit ko ay nararamdaman mo na sa taong napili mo o sa taong nakilala mo, sigurado ko na ramdam na ramdam at kitang-kita mo na din kung gaano ka kahalaga para sa kanya. Kaya naman kapatid, kung ganito yung partner mo, kung ganito yung taong nakilala mo, hayaan mo pa ba siyang mawala sa'yo? Huwag ka nang babagal-bagal dyan kapatid at pakasalan mo na kagad siya. Dahil baka makuha pa siya ng iba na siguradong kapareho mo rin ang hinahanap na sa kanya mo lang makikita. Napakahalaga na alam natin kung ano yung dapat natatanggap natin at kung ano yung halaga natin, yung worth natin kapatid. Dahil hindi ka wawalang hiyain ng kahit na sino man kung ikaw mismo alam mo kung ano dapat yung natatanggap at kung ano dapat yung halaga mo. Kasi once na alam mo kung ano yung worth mo, mas madali ka na makaka-attract ng taong kapareha mo ng mindset, kapareho mo mag-isip na mas pinapahalagahan yung self-worth para maibigay din sa partner nila yung best self nila. Kasi kung ganito kang uri ng tao, mas makakapili ka ng taong sasapat at hindi magkukulang sa'yo dahil yung darating sa buhay mo ay yung taong makakapagbigay sa'yo ng higit pa sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa sarili mo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko, kapatid. At pakisubscribe na rin ang channel ko. Hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palaging nakatune in sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian yung panonood at pagsuporta. Kung hindi mo pa na-like yung Facebook page ko, nandyan yan sa description section below. Paki-follow yung Facebook page ko na yan at dyan sa Facebook page na yan, kapatid, ay pwede tayong mag-usap live. Pwede rin tayong mag-usap sa Messenger na yan para privado o hindi ka mahihiyang ikwento kung ano yung nangyayari sa buhay mo. At take note, kapatid, free of charge yan. Walang bayad yan. You just have to like that page at paki-follow na rin ako. Kaya please go to the description section below and follow my Facebook page.
So yun lang kapatid, maraming salamat ulit sa panonood. I will see you kapatid on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid ha. God bless. Peace.